Maybe you are wondering why I make this channel. I make this channel to tell you a story. A story about life, about people, about places, about music, and all about me. Today, I will tell you one story about life, about Uno, our story, our memories, memories to be treasured. This is our story, Uno and I. Hello, 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 hello mga ka-Jobugs! Shout out po sa lahat ng aking mga subscriber at sa lahat ng mga nagtsatsagang manood sa akin. Nandito po ako sa bahay ngayon. Break time ko, lunch break. Ayan. Dito ako sa terrace. Ang sarap pakitingnan nung view, oh. Diba? Talagang pinili ko tong pwesto ko na to na meron akong laging sisilipin at meron ako laging titingnang magandang view kagaya niyan. Andito po kasi ako sa may corniche. Ayan. Dito, mula dito sa room ko, abot tanaw mo yung dagat. Diba? Ilang araw kasi madilim ang langit, ilang araw, mahangin. Ayan. Sobrang lamig pa rin ng hangin. Pero tingnan mo, tirik na tirik yung araw. Kaya ang ganda ng kulay ng dagat ngayon. Nung nakaraan, para siyang galit na galit eh. Ngayon, tahimik siya. Kalmado. Sarap panoorin. Ayan yung dagat. Mga 10 to 15 minutes walk. Galing dito sa room ko, tapos mapupuntahan mo na yung dagat. Sa ngayon, sobrang lamig kaya hindi mo mapapalikuan. Pera na lang kung talagang makapal yung balat mo at kaya mo. Ayan, oh, ayan. Ayan ang dagat. Diba blue na blue siya, tapos kalmado siya ngayon. Yan yung paborito kong tanawin dito. Kaya binili ko talaga itong pwesto na to. Nasa fourth floor ako. Ayan. Mula dito sa room ko, ayun yung work ko. Doon, 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 doon. Lakad ako doon. Ayan. Araw-araw. Ganyan ang buhay dito. Ayan. Medyo mas tahimik. Kasi mga gatong oras natutulog yung mga tao eh. Kaya tahimik yung kapaligiran, wala masyadong sasakyan, wala masyadong naglalakad. Yan, ang lamig ng simoy ng hangin. Sa mga kagaya kong ginawin, malamig. Malamig talaga. Oh, meron akong nakita doon. Oh. Sa malayo. Ayun. Ayun, kita nyo ba yon? Hindi ko alam kung ano yon. Basta siguro ang sarap-sarap ng pakiramdam ng nakasakay noon. Kita nyo yun. Ito ka nga pala si Uno. Siya po si Uno. Ayan. Sobrang lamig kasi kaya nilipat muna namin siya ng pwesto niya, ng rampa niya dito sa loob. Pinasok muna namin siya sa loob ng kwarto kasi hindi kinakaya ni Uno yung sobrang lamig sa labas. Actually, meron talaga siyang pwesto sa labas. So, sobrang lakas ng hangin na sira. Tapos, laging maalikabok. Kaya, ayan. Ayan, dyan yung pwesto ni Uno. Ayan, no, nasira yung takip niya, yung tabing niya, kasi sobrang lamig. Ayan, kaya, tapos yun, madumi sobra yung, ano niya, yung rampa niya kasi nga, sa sobrang lakas ng hangin, tapos maalikabok.
Yan, yung mga nakaraang araw, sobrang mahangin. Yan yung pwesto ni Uno. Yan. Dito siya sa labas, sa terrace. Pero kasi, ano, nasira yung tabing niya. Na sobrang lakas kasi ng hangin ng mga nakaraang araw. Tapos, yun, nagkasakit si Uno kasi hindi kinakaya ng heater niya yung lamig. Tapos dito yung timba, dyan siya kumakain, dyan namin siya pinapakain. Tsaka dyan siya na pupu. Yun, sa ngayon, pinasok muna namin siya dito. Ayan si Uno. Pinasok muna namin siya sa isang maliit na ligayan. Kasya naman siya kapag langoy-langoy siya. Ay Uno, yun. Alangoy siya. Yan. Dyan muna siya kasi hindi siya kaya sa labas. Yung pag pumapasok ako, pinapasok ko lang, sinasara ko lang yung terrace. Yun. Nasara ko yung terrace. Tapos, sa loob muna siya, hindi masyadong malamig. Kasi sobrang lamig talaga ngayon. Ayun, lumalangoy siya sa loob eh. Uno! Uno! Pumasok siya sa loob. Yan na si Uno sa timba. Kakain na po kasi siya. Kaya, andyan niya siya sa timba. Pagkain niya ngayon, pusit, tsaka strawberry. Siyempre, kailangan natin i-balance yung pagkain niya. More on sa protein. May protein siya. Tapos, meron din siyang nutrients. Yan. Ready na si Uno para sa pagkain niya. Yan. Gagamitan ko siya ng toothpick para subo ko siya. Yan. Medyo mahina siya kumain ngayon kasi not feeling well. Bumaba kasi immune system niya. Yan. Tingnan mo, oh, ayaw niyang pag ganyang strawberry ay niya, pero subukan mong bigyan siya nito. Naku, paboritong paborito ni Uno yan. O, ano? Ano? O, tingnan mo. Pag inabutan mo siya ng strawberry, kasi nga, yung panlasa niya siguro ngayon, hindi okay. Gawa nga ng ilang araw siyang mahina yung hindi niya pinapansin, no? Di halo ko lang. Oy, Uno, kainin mo yan. Kainin mo, hindi niya pinapansin, no? Loko talaga yan. Kaya mamaya kakainin niya yan mamaya. Tingnan mo, pag binigyan mo ng puse ay hipon, ang bilis-bilis. Mabilis pa sa last 4. Oh. Talaga naman tong Uno na to. Oh. Niluwan. Akala mo, hipon, no? Ang bilis-bilis mo eh, oh. Si Uno, may isip to eh. Ano? Dali. Tignan mo, pag strawberry, oh. Dati naman, isa yan sa mga paborito niyang kainin. Ito lang talaga na medyo maano yung pakiramdam niya. Kaya, hinihiwa-hiwa ko siya para susubo naman niya. Oy, Uno, kumain ka! Ito talaga! Amoy-amoy lang niya. Nagagato si Uno eh. Yan yan, ganyan yung kain namin. Isang taon na po siya sa akin. Kaya Uno yung pangalan niya kasi New Year po siya mula nang napunta sa amin. Oy, Uno. Say hi Uno. Dito namin siya sa timba pinapakain. Diyan na rin siya pupupo pagkatapos. Uno, ayan na. Tingnan mo. Yan. Isang bagay na natutunan ko sa pag-aalaga ng hayop. Mapapamahal ka talaga. Hindi ka ako sa ano eh. Sa mag-alaga. Busa, aso, nasa Pilipinas ako. Lalo na yung busa.
Kahit ikain ako, hala, sige talaga naman. Nangumulot ako ng mga pusa. Yun. Pero si Uno, aksidente lang kasi namin siyang napulot sa doon sa Corniche dagat. 2019 ng New Year. Hinihika ako noon, tapos naliligo kami sa dagat, sobrang lamig. Yung para medyo ma-exercise yung baga ko. Tapos nakita namin si Uno. Etong New Year, January 1, 2020, isang taon na siya sa amin. Nakakatuwa kasi, responsive siya. Tapos sabi nila, ang pagong daw, mabagal. Pero si Uno iba. Hindi siya mabagal. Tsaka napaka-sweet niya. Yun, na-adapt naman kasi ng mga hayop yung kung paano tayo ng mga tao. Ganun. Ayun, kaya si Uno kahit dito sa bahay namin, yung mga ka-boardmate ko, yung mga kasama ko, love nila si Uno. Diba Uno? Diba Uno? Say hi Uno. Yan, dyan muna siya sa timba kasi pinapakain ko siya. Tapos mamaya, bago ako pumasok, alisin ko din siya. Tapos balik ulit din siya sa rampa. Maiwan ulit siya dito mag-isa sa kwarto. Diba? Yan. Bisitahin natin yung ibang mga bahay ng mga nagiging bago kong kaibigan dito sa YT. Diba? Salamat po sa inyong panonood lagi sa mga video ko. Sana subscribe niyo po ako. Like nyo po yung mga video ko at more video po sana sa akin. Sana nagustuhan nyo po lahat ng mga pinupost kong videos. Thank you sa subscribe. Click nyo po. Like my videos, subscribe, and ting! Salamat po. Ingat po kayo. Have a good day. Babalik na upuldi ako mamaya sa trabaho ko. Oh, bye Uno. Say ito na Unong. Say hi. Bye na Unong. Ayan, tuloy ko lang yung pagpapakain sa kanya. Yun. Bye! Please subscribe and click. Thank you.